Nagising ako dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam ko. Masyado din akong nilalamig at halos hindi sapat ang isang kumot na nakatabon sa akin ngayon. Unti-unti kong inangat ang katawan at tumingin sa bed clock. Pagkatingin ko ay alas 5 pa lang ng umaga. Pilit akong bumangon para makapagsimula ng maghanda, nag-almusal. Wala ngayon si Jeremy dahil nasa business trip. May katulong naman na pwedeng magluto, pero iba pa rin pag akong maghahanda ng almusal para sa mga anak ko. Pagkahilamos at pagka-toothbrush ay itinaas ko ang buhok ko at saka dumiretso na sa kusina. Pagkarating ko doon, naglilinis na si Manang Yena. Magandang umaga po, Manang. Nakangiti kong bati. Magandang umaga din po, ma'am. Mukhang namumutla po kayo. Masama po bang pakiramdam ninyo? May bakas na pag-aalala sa kanyang boses. Okay lang naman po ako. Paniniguro ko. Nagsimula na akong ihanda ang mga gagamitin sa pagluluto at katulong ko si Manang Yena. Ramdam ko ang pagiging matamlay ko sa bawat galaw ko, pero pinipilit ko ang sarili ko. Gusto kong maging espesyal ngayon ang araw dahil unang papasok ang mga anak ko sa daycare center. Saling pusa lang silang dalawa roon, pero naikwento nila sa akin na excited sila. Ilang saglit pa ay unti-unting naglabo ang paningin ko, hanggang sa wala na akong nakita at hindi na lamang sunod na nangyari. Nagising lang ako dahil sa narinig kong hagik-hik at tahol ng mga tuta. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata at saka ako naalala kung anong nangyari sa akin. Agad akong napabangon at bumungad sa akin si Calix na nakikipaglaro sa kambal. Tinawag naman kagad ako ni Tuesday na makita ako. Ngumiti ako at nagtataka akong napatingin na hindi sila lumapit. Nakangiti lang at kumakaway. Pinagmasdan ko sila habang hinihimas ang balahibo ng mga tuta nila. Natawa din ako sa ginagawa ng kambal dahil kita ang panggigigil nila sa tuta. Sabi ni Popa Calix, huwag daw kaming lalapit dahil maahawa kami sa sakit mo po. Paliwanag pa ni Wednesday. Lumapit sa akin si Calix, sabay hawak sa noo at liig ko. Bakit ba siya nandito? Ilang saglit pa ay pinalabas ko na ang kambal para makausap po si Calix. Bago umalis ang kambal, ay nag-flying kiss sila sa akin at ganun din ang ginawa ko. Tinawagan ako kanina ni Jeremy at sinabing may sakit ka. Hindi naman daw siya kagad makakabalik dito dahil sa tagal ng biyahe. Paliwanag pa nito. Dahil sa paliwanag niya, tsaka ko lang naalala na nasa business trip nga pala siya. Bakit ikaw ang pinapunta niya dito? Pwede naman akong alagaan ang katulong namin dito, di ba? Naiinis kong sabi. I am a nurse, Savannah. Gusto rin ni Jeremy na masiguro na okay ka. Sabi niya pa, sabay kuha ng gamit na nasa side table at inabot ito sa akin. Pero kung ayaw mo akong makasama, alis na lang ako. Akmang aalis na siya. Pero agad kong hinawakan ang kamay niya at pinigilin siya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi ko na huwag muna siyang umalis. Natatakot ako na baka baliwalayan niya ako. Pero narito ako at tila nakukulangan ang hininga nang umupo siya sa kama at hindi umalis. Nagtama ang mga mata namin at kita kong pag-aalala niya para sa akin. I hope I can stay forever. Bulong niya, pero narinig ko pa rin. Niyakap ko siya at niyakap niya din ako. Usang tumulo ang luha ko dahil sa sobrang saya. Ang tagal kong hinintay ito. Iyong pakiramdam na masaya ka dahil kasama mo yung taong mahal mo, bukod sa mga anak mo. Mahal ko naman si Jeremy hanggang ngayon, pero hindi tulad ng dati. Mahal ko siya bilang ama ng mga anak ko at kaibigan. Pero si Calix, siya ang taong gusto kong mahalin habang buhay at makasama. Ilang oras akong nanatili sa loob ng kwarto at pinagpahinga lang ni Calix dahil baka mabinat daw ako. Pagkasapit ng gabi, chinek niya muri ang temperatura ko at bumaba na ito. Hindi naman ako nalumpo, Calix. Sabi ko sa kanya nang inalalayan niya pa akong pababa na hagdan at tumawa siya sa akin bago bumitaw. Dumiretso kagad si Calix sa kitchen at naabutan ko roon ang kambal na nakaupo na sa higher chair. Agad naman silang bumaba at sinalubong ako ng yakap. Are you okay now, Mama? Tanong ni Wednesday na tumango naman ako. Napangiti naman ako at kinis ako ni Tuesday sa pisngi ng ilang beses at biglang itinaas ang dalawang kamay niya. Buhatin mo po ako, Mama. Sabi niya at binuhat ko siya. Papa, buhatin po ako. Rinig kong sabi ni Wednesday at agad siyang nilapitan ni Calix at sadlit iniwan ang niluluto. Habang buhat-buhat namin ang dalawa ay wala akong ibang marinig kundi ang purihin nila si Calix. Tulad ng gwapo, ang bango, ang galing. Napailing na lang ako sa sinabi ni Wednesday. Kahit kailan talaga ay hindi siya nawawala ng sasabihin. Hindi tulad ni Tuesday na tipid lang magsalita. Pinanood naming mag-iina si Calix magluto. At matapos nun, siya rin ang nagasikaso sa amin ng lahat-lahat.
Sinubukang tumulong ng mga katulong o kahit ni Mang Yena, pero hindi siya nagpapigil at sinabihan niyang mga ito na siya nang bahala. Buong araw ay nakangiti lang ako. Bukod sa namiss ko ang luto ni Kalex, ay masaya rin ako dahil madali silang magkasundo ng mga anak ko. Talagang napakabait talaga ni Sir Kalex. Noon pa man ay ito ang nakakabighani sa kanya. Mabait rin naman po si Sir Jeremy at si Sir Aaron, pero hindi tulad ni Sir Kalex. Sabi pa ni Manang Yena, habang tinutulungan ako sa pagliligpit ng pinagkainan namin, si Kalex ang nagpresenta na maghugas at tinulungan ko siya roon. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang pinunasan niyang bula sa pisngi ko habang sinasabon ang mga plato. Tinignan ko siya ng masama pero pinahidan niya ulit ako kaya gumanti naman ako. Kalex, ayoko na. Sabi ko pa sa kanya dahil nakakadami na siya sa akin ang lagay ng bula. Patakbo naman akong lumalayo pero hinahabol niya rin ako at paminsan-minsang hinahagisan ng bula pero nakakailag ako. Ang hindi niya ako tinigilan ay pumunta muli ako sa kusina. Binuksan ko ang gripo at gamit ang kamay ko, sinalo nito ang tubig. Sabay tapon ko ng tubig na nasa sala kay Kalex. Ilang minuto pa ng laro namin ay natagpuan namin ang isa't isa na basang-basa na at tawa ng tawa. Huminto kami sa ginagawa namin at tinapit niya ang baywang ko papalapit sa kanya at walang ano-anong hinalikan niya ako sa labi. Papa! Mama! Agad kaming naghiwalay sa isa't isa nang marinig ang boses ng kambal. Bakit po kayo pa sa... Inosenteng tanong ni Wednesday. Nakita ko si Tuesday na agad umalis at nabigla ako nang makitang may bitbit siyang dalawang tuwalya na inabot sa akin. Kinuha ni Kalex ang isa at pinunasan ang sarili niya. Habang si Tuesday, hindi binitawan ang tuwalyang hawak na para sana sa akin. Sa halip, siya ang nagpunas sa akin. Napatayo naman kagad ako nang marinig ang cellphone ko na tumutunog. Kinuha ko ito at sinagot ang tawag ni Jeremy. Hello, kamusta? Ayos na bang pakiramdam mo? Ang kambal, okay lang ba sila? Sunod-sunod na tanong ni Jeremy at may bahid roon ng pag-aalala. Maayos ng pakiramdam ko. Maayos naman kami dito ng kambal. Mama, si Papa po ba yan? Tanong ni Wednesday na kanini pa nakayakap sa binti ko. Tumango ako sa tanong niya. Can I talk to Papa, Mama? Sabi pa niya. Pinaalam ko kay Jeremy na kakausapin siya ng kambal at iniabot ko na ang cellphone ko. Ate Tuesday, si Papa. Sabi ni Wednesday at agad na lumapit sa kanya ang kapatid at kasalukuyang hawak nilang dalawa ang cellphone ko. Nakinig lang ako sa mga sinasabi ng mga anak ko kay Jeremy. Wala silang ibang bukang bibig kundi namimiss na nila ito at kung kailan ito uuwi. Napatingin ako kay Kalex na nakangiti pero kita sa mga mata niya na tila ba ay nalungkot sa nakikita. Ilang sandali pa ay muling ibinalik na ng kambal sa akin ang cellphone. So, sino ang papa na tinutukoy ng kambal? Tanong ni Jeremy. Ayun ba? Si Kalex. Okay. Good night. I love you, Savannah. Malamig niyang sabi. Matapos noon ay pinatay na niya ang tawag. Napatingin ako kay Kalex at nakita kong nakapalit na siya ng damit na kanina ay basang-basa. Matapos ang tawag na iyon ay nakaramdam ako ng guilt dahil sa narinig kong hikbi kanina mula kay Jeremy. Alam ko na umiiyak siya dahil nasaktan siyang kasama ko ngayon si Kalex. Katatapos ko lang maligo. Dahil dumiretso ako ng ligo kanina nang matapos ang tawag habang si Kalex na iwan sa kambal. Habang nagpupunas ng buhok, ay napatingin ako sa sariling refleksyon ko sa salamin. Tama ba itong ginagawa ko? Ano nga ba ang tama at ano ang mali? Pagbaba ko ay naabutan kong nanonood ng SpongeBob ang kambal. Bagay na namana daw nila sa Lolo Jackson, ang totoong lolo nila ni Jeremy. Minsan itong nabanggit ni Jeremy sa akin. Hindi daw kasi si Lolo Lucas ang tunay na tatay ni Tito Yui. Lumapit ako sa kanila at naabutan kong nagpapagitnaan ng kambal si Kalex. Agad naman siyang lumipat ng upo at ngayon ay pinapagitnaan na namin ang kambal. Habang nanonood ay naramdaman ko ang pag-akbay sa akin ni Kalex. Maliit lang ang kambal, kung kaya maliit ang espasyo na nakasakupan nila, dahilan para maabot ni Kalex ang balikat ko. Napatingin ako sa kanya at naiilang na ngumiti. Dahil sa kabilang banda, nararamdaman kong parang mali itong ginagawa namin. Nang sumapit ang alas 8, ay inaya ko ng kambal na matulog. Pagkarating namin sa kwarto, ay pumili sila ng story na babasahin ko para sa kanila. Magsisimula na sana akong basahin ang story, nang biglang may kumatok at sabay ng pagbukas ng pinto. Bumungad sa akin si Kalex na may tatlong baso ng gatas. Nang nakalapit sa akin, isa-isa niya itong ibinigay sa kambal at ang huli para sa akin. Opa, Mama will gonna read us a story.
sabi ni Wednesday at hinawakan ni Kalex ito sa ulo sabay gulo ng buhok. Umalis ka na po, Tito Kalex. Masungit na sabi ni Tuesday na ikinabigla ko. Kanino ko panapansin ang pananahimik at masamang tingin niya kay Kalex, pero hindi ko lang masyado ito pinapansin. Napatingin sa akin si Kalex at sinenyasan ko siya na lumabas at pagpasensya ng anak ko. Pero bago siya tuluyang lumabas, hinalikan niya sa noo si Wednesday at hinalikan naman siya nito sa pisngi. Good night po pa, sabi pa nito. Matapos noon ay lumapit si Kalex kay Tuesday at akmang hahalikan na niya ito. Nang biglang inilayo nito ang mukha kay Kalex at dahil doon ay napabuntong hininga na lamang siya sa ginawa ng anak ko. Pero ganun pa man, nagpaalam pa rin siya dito. Good night, Tuesday. Nang makalabas na si Kalex ay pinangaralan ko ang dalawa na huwag babastusin ang kahit na sinong tao. Naintindihan niyo ba ako? Paniniguro ko nang matapos ang pangaral ko. Tumango naman si Wednesday. Napatingin ako kay Tuesday na sa iba nakabaling ang paningin. How about you, Tuesday? Tanong ko at tumingin siya sa akin. Pero sa halip na sagutin ang tanong ko, sinagot niya din ito ng tanong. Do you like Tito Kalex, Mama? Tumigil ang tibok ng puso ko sa tanong ng anak ko. At alam kong sa oras na sabihin ko sa kanila ang totoo, ay magagalit sila sa akin. No. Pagsisinungaling ko at sinimulan ko na ang usahin ng storybook na napili nila kanina. Ilang sandali pa ay nakita ko ang paghikab ng dalawa at bago tuloy ang makatulog ay lumapit sa akin si Tuesday at may ibinulong. Sorry po, Mama, sabi niya at inayos ko na sila sa pagkakahiga bago tuloy ang makatulog. Hinalikan ko sila sa noo bago tuloy ang lumabas ng kwarto at paglabas ko ay unang hinanap ko si Kalex. Pero umalis na pala ito at nagpaalam na lang kay Manang Yena na uuwi na daw siya. Ano nga ba kasi ang tamang gawin? Nagising ako sa sinag ng araw na tumama sa aking mata. Unti-unti akong nagmulat at nakita ko si Jeremy na matamang hinahawakan ang ulo ko. Good morning. Bati niya at binati ko din siya. Anong oras na ako kagabi nakatulog dahil sa kakaisip ng kung ano nga ba ang dapat at tamang gawin. Napatingin ako kay Jeremy na nakatitig masyado sa akin. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Nagtataka akong tanong at ngumiti siya. Masaya lang ako kasi nandito ka. Ikaw yung ina ng mga anak ko. Pero ganun pa man, nasa ibang puso at isip mo. Ramdam ko ang sakit sa mga sinabi niya at naupo ako mula sa pagkakahiga. Sorry, sabi ko. Hindi ko alam ang sasabihin sa kanya dahil baka pag nagpaliwanag ako ay lalo siyang masaktan. Susuko na ako. Pero hayaan mo na maipadama ko ngayong araw kung gaano kita kamahal. Gusto ko sa huling pagkakataon ay magpanggap ka na mahal mo ko. At siguro sa pamamagitan noon, unti-unti kong matatanggap ng maluwag sa kalooban ang lahat-lahat. Susuko ako at ipapaubaya kita dahil mahal kita. At alam ko kung kanino ka nararapat. At hindi ako yun, kundi si Kuya. Umiiyak niyang sabi at agad ko siyang niyakap. Unti-unti na din akong napapaiyak. Ilang minuto ang tinagal ng yakap naming dalawa at ramdam ko ang higpit ng yakap at bigat ng paghinga niya sa akin. Matapos noon ay nag-ayos na ako. Hindi na rin ako nag-abala na tumawag sa kumpanya na hindi ako makakapasok dahil ipinalam ko na kay Jeremy. Suot ko ang kulay asul na dress na regalo niya sa akin noong 6th anniversary namin. Itinaas ko rin ang mga buhok ko, bagay na gusto ni Jeremy dahil mas umaganda daw ako kapag nakataas ang buhok ko. At suot ko rin ang hikaw na niregalo niya sa akin noong nakaraang taon. Lahat ng bagay na may kinalaman kay Jeremy, ginawa at sinuot ko ngayon para sa date namin. Gusto ko na sa pagkakataong ito, maramdaman niyang muli ang pagmamahal ko. Para sa kanya, kahit kunwari lang. Pagbaba ko ay naroon ng kambal at nakaready na para pumasok. At si Jeremy naman ay nakaayos na din. Nang makalapit sa kanila, ay agad akong hinalikan ang kambal at si Jeremy naman, inalikan ko katulad ng mga halik na ginagawad ko sa kanya noong mahal na mahal ko pa siya. Masaya ang kambal dahil inihatid namin sila. Matapos noon ay pinuntahan namin ang mga lugar kung saan kami madalas noon ni Jeremy, sa kung saan nagsimula ang pagmamahalan namin. Habang nagda-drive siya, ay nakahawak ang isang kamay niya sa kamay ko. Kita ko ang kinang ng mga mata niya. Masayang masaya siya ngayon. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Huminto ang sasakyan sa dati naming school noong high school. Inalalayan niya ako makababa at pumasok kami doon. Pinayagan naman kami na makapasok sa campus dahil nagkapagpaalam na si Jeremy tungkol doon. Doon kita unang nakita at nakilala. Si Kuya Kalex rin ang nagsabi sa akin ang pangalan mo.
at siya rin ang gumawa ng paraan para magkakilala tayo. Kwento pa niya. At itinuturo pa ang third floor building. Naglakad-lakad kami sa campus habang magkahawak ang kamay at tumigil kami sa building. Dito mo naman ako tinanong kung pwede ka manligaw. At sumagot ako ng oo. Matapos nun ay nagpa-picture ka pa. Kwento ko naman at natawa siya. Sobrang kaba ko talaga noong araw na yun. Kulang na lang ay maiiyak ko sa pants ko. Pero halos naman mapunit ang labi ko sa sobrang saya ko noon. Dahil akala ko hindi ka papayag. Sagot naman niya. Naglibot-libot pa kami sa campus at tumigil sa my field. Nabigla naman ako nang lumuhod siya. Will you be my girlfriend? Tanong niya at tumango ako. Matapos kasi ang halos isang taon na panliligaw ay sinagot ko siya dito sa lugar na ito. Dito sa field nagtanong si Jeremy kung pwede niya akong maging girlfriend at pumayag ako noon. Grade 9 ako noon habang si Jeremy ay grade 10. Tumuntong kami ng college at nanatiling matibay ang relasyon namin. Tumagal pa ito noong makapagtapos kami ng college hanggang sa nagkatrabaho. Pero nagbago ang lahat noong 7th anniversary namin. Ang lahat ng pangyayari, hindi ko iniisip na mangyayari sa amin. Lumipas ang isang oras ay natagpuan kong tumatawa kami ni Jeremy. Pero kitang-kita ko sa mata niya ang lungkot. Hindi ko alam kung nasaan kami ngayon. Pero sabi niya panonoorin namin ang sunset. Walang tao rito at kami lang. Kaya malaya kaming sumisigaw at tumatawa ng malakas. Bago pumunta dito ay tumawag sa amin si Mang Yena at ipinaalam na nasundo na niya ang kambal. Napatingin ako sa kamay ni Jeremy na halos hindi niya binitawan kanina. Ganito siguro kami kung hindi lang nagkalamat ang relasyon namin. Pero ang lahat ng nangyari ngayong araw ay isang pagkukunwari lamang. At bukas, haharapin namin ang maaaring magpapabago sa lahat. Habang pinapanood ang sunset ay nagkakwentuhan lang kami. Binalikan namin yung mga pangyayari sa relasyon namin noon. Mga kwentuhan at masasayang alaala na kay sarap balikan. Nang matapos ay tumayo na kaming dalawa at doon niya binitawan ang kamay ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at bigla kong narinig ang pag-iyak niya. Mahal kita, Savannah, at maging masaya ka sa kanya. Sabi niya at tumulo doon ang luha ko. Hinawakan ko ang dalawang pisngin niya at pinahid ang luha niya. Salamat, sabi ko. Paano nga ba kami napunta sa ganitong sitwasyon? Ilang buwan ang nakalipas nang mangyari yon ay muling bumalik ang pagsasama namin sa simula na nag-uusap lang kapag kailangan at tungkol sa mga anak namin. Matapos rin nun ay nagkaayos kami ni Kalex at doon nagsimula ang paniligaw niya at date naming dalawa. Maaga kong tinapos ang trabaho para masundo namin ang anak ko. Saktong pagbalik ko sa cubicle ay naroon si Kalex na naghihintay sa akin. Nang makalapit sa kanya ay hinalikan niya ako sa pisngi at hinalikan ko din siya pabalik. Sana all. Bulong ni Rufina sa akin nang kunin ko ang bag ko at inirapan ko lang siya. Nang masabi ko sa kanyang lahat ay masaya siya para sa akin. Pero nasasaktan daw siya para kay baby Jeremy niya. Nasa baywang ko ang braso ni Kalex habang naglalakad kami papuntang elevator. May ilan kaming mga nakakasalubong na walang ibang ginawa kundi ang asarin kaming dalawa. At pinapatulan naman niya ito. Nakikipagbiruan din siya sa mga ito. Alam ng lahat na nagde-date kami ni Kalex. Kahit ng mga magulang nila. Noong una, kinakabahan ako sa magiging reaksyon ni na Tita Felicity at ni Tito Yu. Pero suportado nila kami. Wala naman daw kaso sa kanila. Basta daw ay panindigan lang namin ang mga pinili naming desisyon. Kung ang buwan ay moon at ikaw ang buwan, ano kita? Tanong ni Kalex habang nagda-drive. Papunta kami ngayon sa school ng kambal para sunduin sila. Naguluhan at nagpaisip ako sa tanong ni Kalex. Kung ako ang buwan, ano ako? Ano nga ba? Hindi ko alam. Yun ang naisagot ko. Kung ang buwan ay moon at ikaw ang buwan, ikaw ang mundo ko. Sabi niya at napangiti ako. Kinikilig ka, no? Sabi ni Kalex at sinundot pa niya ako sa tagiliran. Eh, ang dami mong alam. Pagkadating namin sa school, ay walang tigil pa rin siya sa mga banat niya sa akin. At ako naman ay parang teenager na namumula ang piski sa sobrang kilig. Mahilig rin naman akong banata ng kung ano-ano ni Jeremy noon. Pero hindi katulad ni Kalex na para atang walang ibang alam, kundi ang banata nako. At syempre, hindi doon nawawala ang pagmamahal niya para sa akin. Ewan ko ba? Wala naman siyang ginagawa eh. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya at ramdam ko yung pagmamahal. Nung makadating kami sa classroom ng kambal, ay agad silang lumapit sa amin. Niyakap ako ni Wednesday at Tuesday. Si Wednesday naman ay niyakap rin si Kalex
Pero si Tuesday ay agad na naglakad palayo. Sinundan ko kagad si Tuesday at pinahinto sa paglalakad. Anak, ano bang problema mo? Tanong ko at biglang tumulo ang luha. Pero agad niya din itong pinunasan. I don't like Tito Calix po. Ayokong siya ang kasama mo kapag sinusundo mo po kami. I want Papa. Sabi niya. At nakita ko na naman ang panunubig sa mga mata niya. Bumuntong hininga ako at inalo siya. Hindi ko alam ang gagawin at sasabihin ko sa kanya. Kaya binuhat ko na lang siya. At kahit buhat-buhat ko na siya, ay nararamdaman ko ang pagtaas na baba ng balikat niya. Na nangangahulugang umiiyak siya. Nang makalapit sa akin si Calix ay buhat-buhat na din niya si Wednesday. Nagtatakang tumingin sa akin si Calix. Pero sinenyasyan ko siya na mamaya ko na lang sasabihin. Salamat sa paghatid. Sabi ko kay Calix nang huminto ang sasakyan sa bahay. Naabutan namin si Jeremy na naghihintay roon at kinawayan niya si Calix. Buhat ko pa rin si Tuesday dahil nakatulog sa pag-iyak kanina nang pauwi kami. Habang si Wednesday naman ay inalalayan ni Calix. Nang makapasok na kami ay muli akong lumabas para balikan si Calix. Thank you. Salamat ulit. I love you, Calix. I love you too, Sab. At hinalikan niya ako. Matapos noon ay tinatanaw ko na lang siya. Hanggang tuluyang mawala sa paningin ko ang sasakyan niya. Pagkapasok ko ng bahay ay sinabi ko lahat kay Jeremy ang nangyari. Ako nang bahala sa anak natin. Sabi niya sa akin. Hanggang ngayon naguguluhan ako. Ano ba ang tama? Ayokong dumating sa punto na kailangan kong mamili kay Calix at anak ko. Dahil mas gugustuhin ko na buong pamilya kami. Pero sa kabilang banda, hindi ko pwedeng kalimutan si Jeremy na tatay siya ng mga anak ko. Abangan ang susunod na kabanata.